I'm back. Ito, magkikwentuhan tayo dito. Before that, meron akong prutas yan. Masama pakiramdam ko. May granada, kiwi, at apple. Kain po tayo. Yan. Ito yung part 2 ng vlog natin. Yung sa part 1 kasi parang hindi nyo naintindihan yung mga ano ko eh. Kasi wala ako dun sa, wala akong ano dun. Parang madali ano yun ba? So, ulitin ko lang yung part 1 pag ano na. Pag nasa mood niya ako. Part 2 muna tayo. Kain pa tayo. Hindi masarap. Ay, hindi matamis yung kiwi. Yung apple, okay lang. Sa house reveal tayo, no? Ikikwento ko muna sa inyo ba? Paano ko nakuha itong trabaho na to yung pag-umaga? First, tinulungan ako ng employer ko sa hapon. The simplest pa rin. Pinablish niya yung numero ko. Tapos, yun na naghahanap ako ng trabaho. Yung pangalan ko, ganun. Ano mga experience ko doon. Mostly kasi sa mga naghahanap ng ano dito, ng katulong, kailangan ng ano, ng reference galing sa mga amo mo. Kasi tatanungin nila kung magaling ka maglinis, magaling ka magluto, ganun. So, nakuha ko tong pang-morning ko dahil pinablish ng amo ko nga. Alam niyo bang story nito nung pag-umaga ko? Ano siya? Nung nag-chat yung amo ko sa pang-umaga sa WhatsApp, sabi niya, I'm looking for a housekeeper for my house, ganun. Two couple lang sila, tapos yun, wala sila sa umaga, gabi na sila darating. Kasi may business sila. Umaalis sila ng 6:30 AM until bumabalik sila hanggang 8:30 PM sa bahay. So, sabi ko, okay sir, when was the interview? So, sabi niya, okay, gusto ko daw bukas. Kasi gusto kong makita yung bahay kung gaano kalaki o maliit ba. Sabi ko, nakalimutan ko, meron para akong trial noon. Sa ano din, work 5 hours, bantay bata. Sabi niya bukas, nag-uwa ako. Sabi ko, eh sir, sorry sir. Nakalimutan kong sabihin, sorry sir, may ano pala ako, may trabaho pala akong part-time sa umaga that time. Sabi ko, pwede da other day na lang. Nag-sit siya ng ano, ng oras, gabi. Ako sir, after work. Malapit lang naman eh. Pero yung bus kasi, interval niya 30 minutes, kaya medyo maghihintay ka pa ng ilang minuto. Ayun, nung first interview sana, 9:30, nag-out ako ng maaga sa employer ko sa panghapon ko. Naglakad ako sa bus station. Pero yung bus 30 minutes pa lang. Eh ang gusto ng employer 9:30. Ako nandun na. Eh hindi ko nga ma-estimate kasi yung bus wala pa.
Sabi ko, sir, parang matagal yung bus. Sabi ko sa kanya. Sabi niya, o sige, the other day na lang. O, nag-sit na lang kami ulit ng interview. The other day na naman. Yun. Kinabukasan, sabi niya, eh, ako na nag-offer, sir. Pwede, ang interview ko alas dos. Alas dos? O sige, nag-ano siya sa akin, o sige, alas dos, ganun. Ang ito namang lula niyo, naligaw. Maling bus station yung napuntahan ko. Imbis dun sa kabila, tatawid ako, dito ako sa kabila sa Sumakay. Naligaw ako. Tapos galit na yung employer, sabi niya, where are you? I go, sir, I'm sorry na naligaw ako ganun. E siya nga, it's incredible. Buti na lang, yung tinanungan ko, alam niya kung saan yung bus station na napapunta dun sa sa area ng i-interviewin, yung mag-i-interview sa akin. I go, yes sir, this is the location. Sinend ko yung location. Pagdating dun, ngarag na ngarag ako. Talagang nagmamadali ako kasi sabi niya, ano, are you interested for the job or do you need a work? Sabi niya, iko, yes sir, I'm interested. Ganun, kailangan ko ng trabaho. So, yun, nung dumating na ako sa bahay niya, pinagpawisan ako kahit malamig. Kasi, mantakin mo na late ka sa interview, 2:30 na ako dumating, mga 2:40, ganun. Yun, excuse me. Nabusog ako. Ayun, nung kinausap niya ako, sabi niya, ganito. Ito lang yung per hour. Wala siyang bonus. Walang private insurance, wala. Per hour lang talaga yung meron sa akin. Yung babayaran nila. Per hour lang talaga. So, ayun, malaki yung bahay. May swimming pool, may garden. Pinag-isipan ko talaga na kukunin ko ba o hindi. Kinuha ko na kasi wala na akong choice yata kasi wala akong trabaho sa pang-umaga. Itinatry ko itong pang-umaga na to, sabi ko sa sarili ko. Sige, nakuha ko. Ayun, awa naman ng Diyos. Yun nga, mabait sila. Hindi sila yung taong maano sa linis. Siyempre, alam ko sa sarili ko na marunong ako maglinis, mamlantsa, ganun. Meron talagang mga mayayaman na or mga amo na nagpapiano, nagaganon sa kahit malinis na, pero may alikabok pa rin. Ewan ko ba kung bakit, may ganun talaga. Ayun, nung time na nag-start ako, sabi niya, no pressure, no stress. Relax lang daw kasi first day ko sa work. So, yun. Trinay ko. Pero nag-relax naman ako sa laki ng bahay. My ground floor. My first floor. Second floor. My third floor pa. Tapos may labas pa. So, kinary ko na lang. So, ito na. Sahod reveal tayo, no? Ang per hour ko dito sa Spain. Sa pang-umaga ko. 10 euro per hour. So, 5 days, ang trabaho ko, 4 hours. So, kayo na magkukompute niyan. 4 hours every day, 10 per euro, and 5 days, ang trabaho ko, Monday to Friday lang. And then, yung sa ano ko, sa pang-afternoon ko, 600 euro, month lang yan, monthly. Every month yun. So, awa naman ng Diyos, no? Nakaano ako. Malaki sa akin. Sana tuloy-tuloy ito. Hanggang sa lumipat ako. Kasi kailangan kong lumipat talaga. After 1 year. Kasi kailangan ko maghanap ng employer na magpipirma sa akin. Sa papers ko para maging legal ako dito sa Spain. At makauwi. Gusto ko makauwi at magbakasyon. Kasi ang ano dito,
kung magpo-full time ka, 1,080 euro lang. Yun ang full time. So, ang trabaho mo, minsan may 12 hours, 10 hours, depende. Kasi nasa, kasi live-in kay, depende kasi sa offer ng mga amo, may mga among kuripot. Ang minimum talaga dito sa Saudi is 1,080. So, kung magli-live-in ka, 1,080, yun lang, yun nga, ang trabaho mo, mahaba-haba, guys. Unlike sa external ka, live-out, na mamamanage mo yung ano mo, yung oras mo sa trabaho. Hmm. Masustart ako ng ano, 11. Out ako ng 3 p.m. So, yung 3 to 4.30, yun ang ano ko, to be free time ko. Magpapahinga lang ako ng konti. Tapos, travel ako ng 3.40 sa next ano ko, next work. Hmm. Ayun, pag sa school ako nun, kasi magpipick up ako ng mga bata. Time management lang talaga. Tapos, yung trabaho ko, medyo minamagic ko na kasi, yung sa panghapon ko kasi, nasa school ako. Tapos, pagdating ng bahay, maglalaba. Tapos, magluluto ng mga bata, mamamlansya, maglilinis pa sa bahay. Malaki din ang bahay yung nung panghapon ko. Kasi, minamagic ko na, time management din. Ganun tayo eh. So, ganun na lang talaga. Saglit. So, yun lang talaga ang kagandahan sa mga live out na trabaho dito sa Spain. Malaki talaga ang kita din. Kung gustuhin ko man mag-work sa weekend, pwede. Paghahanap ako. Siguro meron ding ano, 480 na offer, ganun. Weekend lang yun, monthly yun sa weekend. Pero yung weekend na yun, holiday yun. Hmm. Diba malaki kung masipag ka lang dito sa ano, sa Spain. Ang about sa living expenses naman dito, mura lang talaga. Mga isda, nakakabili ka lang 2 euros. Mga carne, 5 euros. Mga gulay, maraming gulay dito sa Spain. Putas, mura lang talaga. Lahat mura. Yun lang. Dapat ka din magtipid-tipid. Granada na lang, oh. First kong mag-try ng Granada. So, yun ang sahod rebuild ko. Sana tuloy-tuloy yung trabaho ko, no? Hanggang mag-ano ako, mag-resign. As what I've said, kailangan ko ng amo na pipirma sa akin para magkapapel ako dito sa Spain after 3 years. So, hopefully, 3 years from now, makauwi ako ng Pilipinas. I miss my homeland. So, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa next vlog ko. Pagbutihin ko lang yung pag-i-explain. Pasensya na kayo sa part 1. So, maraming salamat sa panonood and God bless us all and advance Merry Christmas. Bye!